Isang mapayapang gabi sa lahat ng mga taga-subaybay at mga manood ng DepEd Hour Tele-Turuan ng DWJJ. Ako po si Avelino E. Aquino Jr., guro isa ng pambansang mataas na paaralan ng mayapyap na inyong makakasama sa paghati ng karunungan na ating matutuklasan sa aralin ng Filipino 7. Para sa gabing ito, narito ang ating mga layunin. Una, naipamamalas ang pag-unawa sa pamamagitan ng pagbibigay katangian sa mga tauhan. Ikalawa, nahihikayat na pahalagaan ang aral na kapaloob sa binasang aklat. Ang ating tatalakayin ngayong gabi ay isang alamat na may pamagat na kung bakit nasa ilalim ng lupa ang ginto. Isang alamat na nagmula pa sa lungsod ng Baguio. Sa isang nayon sa Baguio na kung tawagin ay Suyo, naninirahan ang mga igorot na pinamumunuan ni Kunto. Si Kunto ay bata pa ngunit siya ang pinakamalakas at pinakamatapang sa kanilang nayon kaya siya ang ginawang puno ng matatandang pantas. Ang mga naninirahan sa nayong ito ay namumuhay ng tahimik, maibigin sila sa kapwa at may takot sa kanilang bathala. Taon-taon ay nagdaraos sila ng kanyaw bilang parangal sa kanilang mga anito. Nang panahong iyon, ang mga igorot ay naniniwala sa iba't ibang anito. Kung nagdaraos sila ng kanyaw, ay lingguhan ang kanilang handa. Nagpapatay sila ng baboy na iniaalay sa kanilang bathala. Nagsasayawan at nagkakantahan sila. Isang araw, nagtungo si Kunto sa gubat upang mamana. Hindi pa siya lubhang nakalalayo nang makita siya ng isang uwak. Nakatayo ito sa isang landas na kanyang tinutunton. Karaniwang ang mga ibon sa gubat ay mailap, ngunit ang ibong ito ay kaiba. Lumakad si Kunto palapit sa ibon. Ngunit hindi ito tuminag sa pagkakatayo sa gitna ng landas. Nang may iisang dipa na lamang siya mula sa ibon, bigla siyang napatigil. Tinitigan siya ng mainam ng ibon at saka tumango ng tatlong ulit bago lumipad. Matagal na tagdilan si Kunto. Bagamat siya'y malakas at matapang, sinaglihan siya ng takot. Hindi niya mawari kung ano ang ibig sabihin ng kanyang nakita. Hindi na niya pinagpatuloy ang pamamana. Siya'y subalit sa nayon ay nakipagkita sa mga pratandang pantas. Anang isang matanda, marahil ang ibong iyon ay ang sugo ng ating bathala. Ipinaalala sa atin na dapat tayong magdaos ng kanyaw. Kung gayon, ngayon din ay magdaraos tayo ng kanyaw, ang pasya ni Kunto. Ipinagbigay alam sa lahat ang kanyaw na gagawin. Lahat ng mamayan ay kumilos upang ipagdiwang ito sa isang altar sa isang bundok-bundukan. Ang mga babae naman ay naghahanda ng masarap na pagkain. Nang ang lahat ay nakahanda na, ang mga laki ay humuli ng isang baboy. Ang baboy na ito ay siyang iaalay sa kanilang bathala upang mapawi ang galit kung ito man ay nagagalit sa kanila. Inialay ang baboy sa altar na ginawa nila sa itaas ng bundok-bundukan. Anong laking himala ang nangyari? Nakita nilang ang baboy ay napalitan ng isang pagkatanda-tandang lalaki. Ang mukha ay kulay lupa sa katandaan at halos hindi na siya makaupo sa kahinaan. Ang mga tao ay tigilan. Nalaki ang mga mata sa kanilang nakita. Sila'y natakot. Maya-maya'y nagsalita ang matanda at nagwika ng ganito. Mga anak, magsilapit kayo. Huwag kayong matakot. Dahil sa kayo'y mabuti at may loob sa inyong bathala, gagantimpalaan ko ang inyong kabutihan. Lamang ay sundin niyo ang lahat ng aking ipagbilin. Kumuha kayo ng isang tasang kanin at ilagay ninyo rito sa aking tabi. Pagkatapos ay sukluban ninyo ako ng isang malaking palayo. Ipagpatuloy ninyo ang inyong kanyaw makalipas ang 3 araw. Bumalik kayo rito sa pook na ito. Makikita ninyo ang isang punong kahoy na kahit minsan sa buhay ninyo ay hindi pa ninyo nakikita o makikita magpakailanman. Ang bunga, dahon at sanga ay maaaring niyong kunin ngunit ang katawan ay huwag niyong gagalawin.
wag na wag ninyong tatagain ang katawan nito. Tinupad naman ng mga tao ang ipinagbilin ng matanda. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pista. Pagkaraan ng 3 araw, bumalik sila sa pook na pinag-iwanan sa matanda. Itinaas nila ang palayok at gaya ng sinabi ng matanda, nakita nila ang isang punong kahoy na maliit. Kumikislap ito sa liwanag ng araw lantay na ginto mula sa ugat hanggang sa kalit-liitang dahon. Nagsigawan ng mga tao sa laki ng galak. Si Kunto ang kauna-unang lumapit sa punong kahoy at kumitas ng isang dahon. Pagkapitas ng dahon ay nagkaroon kaagad ng kapalit, kaya't nag-ibayo ang tuwa sa mga tao. Bawat isa ay kumitas ng dahon. Sa loob ng maikling panahon, yumaman ang mga taga-suyok. Ang dati lang matahimik na pamumuhay ay napalitan ng pag-iimbutan at inggitan. Ang punong kahon naman ay napatuloy sa pagtaas hanggang sa ang mga dulo nito ay hindi na maabot sa tingin ng mga tao. Isang araw, anang isang mamayan, kay taas-taas na at hindi na natin maabot ang bunga o dahoy ng punong ginto. Mabuti pa ay putol-putulin na natin ang mga sanga at dahon nito. Ang puno ay paghati-hatian na natin. Nang malapit ng mabuwal, ang punong kahoy ay kumidlat ng ubod talim, kumulog ng ubod lakas, at parang pinagsaklob ang lupa at langit. Ang punong kahoy ay nabuwal, nayanig ang lupa at bumuka sa lugar na kinababagsakan ng puno. Isang tinig ang narinig ng mga tao. Kayo ay binigyan ng gantimpala sa inyong kabutihan. Ang punong ginto upang maging mariwasa ang inyong pamumuhay. Sa halip na kayo ay mag-ibigan, kasakiman ang naghari sa inyong mga puso. Hindi ninyo sinunod ang aking bilin na huwag ninyong sasaktan ang puno. Sa tuwi-tuwi na ay inyong nanaisin ang mintong iyan. At pagkasabi ng mga katagang ito sa harap ng mga tao sa suyok, ang puno ay nilon ng lupang kinabuwalan. Mula nga noon, pagkaraan ng minang ginto sa Bagyo at nakuha lamang ito sa pamamagitan ng paghukay sa lupa. Matapos ninyong marinig ang binasang akda, ay ating tayain ang inyong pag-unawa upang masukat kung lubos ninyong naunawaan ang ating alamat ngayong gabi. Narito ang unang tanong. Sino ang pangunahing tauhan sa napakinggang alamat? Saan siya nabibilang? Mahusay! Si Kunto ang ating pangunahing tauhan at siya ay nagbibilang sa mga igorot na nakatira sa nayon ng suyok. Si Kunto ay bata pa, ngunit siya ang pinakamalakas at pinakamatapang sa kanilang nayon, kaya siya ang ginawang puno ng matatandang pantas. Ikalawang tanong. Bakit ginantimpalaan ang mga igorot ng biyaya mula kay Bathala? Magbigay ng mga ilang patunay. Tama! Dahil ang igorot ay maibigin sa kapwa, may mabuting loob at may takot sa kanilang bathala, ito ang patunay kung bakit sila pinagkalooban ni Bathala ng biyaya. Ikatlong tanong. Sa kabila ng mga biyayang natanggap ng mga igorot mula sa Bathala, bakit nagbago ang pag-uugali ng mga igorot? Magaling! Dahil sa pag-iimbutan at inggitan sa kapwa, nagawa nilang labagin ang bilin ng Bathala na huwag tatagain ang punong ginto na naging dahilan ng pagbawi ng Bathala sa kanyang ipinagkaloob na biyaya. Anong aral ang natutunan ninyo sa ating aralin ngayong gabi? Magbigay nga ng ilan? Tumpak! Ang pagkakaroon ng inggit sa ibang tao ay nagbubunga ng kapahamakan, kaya dapat natin itong iwasan. Matuto tayong makontento at magpasalamat sa biyayang ating natatanggap, maliit man o malaki. Sa pagbabalik ng Tele-Turuan ay ating mas palalawakin ang ating talakayan. Inaasahan ko ang inyong pagtuto. Magbabalik ang DepEd Hour Tele-Turuan ng DWJJ pagkalipas ng ilang sandali.